Lahat ba ng Facebook account na pa-stop na ba? Ni Pastor Mukins, what? Ito na ata yung sinasabi guys ni number one Senator Robin Hood Padilla na magkakagulo. Grabe naman yung kaguluhang ginawa ni Kims kung totoo man ito. Worldwide talaga. But anyway, kasi guys kanina nag-live ako. Eh alam niyo naman si Mima, hindi ako mahilig mag-live, 'di ba? Napalive ako kasi dala na din ng kapraningan. Nasabi ko, limang Facebook, limang cellphone, tapos dalawang laptop namin, tinry namin i-login kasi meron kaming pinag-uusapang mahalaga about sa family, sa mga kaibigan din namin. Tapos maya-maya, bigla pong nag-sign off, sabay-sabay po talaga kami. And yung natitira na lang na Facebook account na nakakapag-message is yung sa kapatid ko na bunso. But then yung pag-press niya guys ng call, nawala. So lahat talaga kami guys, literally, napaning. So ano yung nangyari? Merong nag-hack ba sa wifi namin? Nakuha ba lahat ng info namin? Ganyan, ganyan, ganyan. So ako naman, sabi ko, hindi, wag nyo munang papakalaman yung Facebook nyo. Baka mamaya kung ano lang yung mangyari, total para sa nag-sign off. So tumingin muna tayo sa ibang platform. So ngayon guys, pumunta ako sa TikTok. So nag-ask ako doon kung na-open din ba nila yung messenger nila, ano bang nangyari sa Facebook today. And yun na nga po guys, napagtanto ko na meron palang global shutdown. Pero according din po sa isang napanood kong nag-live, yung Facebook daw po ngayon is nahack. Yung Meta daw po is nahack. But hindi naman po kumpirmado, ayon lang po sa haka-haka. Pero ang totoo po dito is lahat po tayo ay nakakaranas ng global shutdown. Which is, you know, kung kayo ay kinakabahan, syempre ako, kinabahan din ako, wag na lang kayo guys mag-worry kasi sabi naman daw, babalik din naman daw po yan soon. Pero hindi natin alam kung anong oras, anong petsa, pero babalik din naman daw po yan kasi tinatrabaho daw po nila ito ngayon. So ngayon guys, ang better na gawin nyo is wag nyo po siyang i-change password. So hayaan nyo lang pong i-log out kasi pag i-change password nyo daw po yung Facebook nyo, may possibility na ma-hack daw po siya. So ngayon guys, stay tuned lang tayo habang lahat tayo ay nag-aantay today kasi lahat naman tayo merong mga transaction, 'di ba? Business transaction, family transaction, and sa may mga kalabing-labing diyan, syempre, ito ay malaking gambala na mawalan kayo ng komunikasyon ng pamilya mong OFW na nandoon sa ibang bansa. Hindi natin alam kung paano sila i-contact, lalo pat ang iba hindi updated sa TikTok account natin, lalo pat yung iba hindi po updated sa YouTube account natin, 'di ba? So ngayon guys, stay tuned lang po tayong lahat. Kalma. So, ako, tinatry kong kalmahin yung sarili ko kasi napakahalaga guys ng account ko. Imagine, ano na siya, 9 years na yung account ko. And pag binabalikan ko yung mga photos ko, talaga namang mapapasabi ako na, ito pala ako before, ganyan-ganyan. So, lahat tayo ay nangangamba. So, ang akin lang dito, huwag kayong mag-worry, kalma lang kayo. May ibang platform, may TikTok kung saan pwede kayong mag-message. Hindi ko lang alam kung pwede makapagpasa ng photos. Merong YouTube na kung saan mag-live kayo. I-send nyo yung link nyo. Hindi pala masasend kasi walang messenger. Hanapin nyo na lang yung pangalan ng link nyo. Diba? Ng name nyo. Mag-live kayo. Or di kaya sa comment section na lang kayo mag-chat-chat. Diba? So, malaking gambala to. Pero ang akin lang naman kasi dito guys, lahat tayo is nandito pa sa, nandito pa tayo sa confusion. So kung ano nga ba talaga yung nangyari. Pero don't worry guys, dahil babalik naman din daw po soon itong Facebook. So ngayon, tanong ko sa inyo guys, yung mga nagpakaba sa inyo today? Kasi ako, hindi talaga ako nagla-live guys. Nakapag-live ako nang wala sa oras. Yes! Sa mga viewers ko dyan na nakaabot ng live ko kanina na 6 minutes, may nanood sa atin, 185 viewers, napakamaraming salamat po sa inyo dahil
sa first time kong ginawa ang pagla-live na yon, at least na-experience ko yung literal na ano, yung conversation sa inyo. So nagkaroon tayo ng interaction na baka soon si Mimali siya magla-live na palagi, ganyan-ganyan. So antayin nyo na lang. So madami din naman kasi nagpo-pursue sa akin na mag-live daw ako. Pero hindi ko kaya kasi mag-live, guys. Kasi nahihiya ako. Kasi baka mali mo, magkamali ako sa babanggitin ko. Diba? So, nang dahil sa inyo, guys, sa mga nag-view sa akin kanina sa ano, sa live ko, dahil sa inyo na-pursue ako na baka next time mag-live tayo. So, anyway, guys, ito na nga. May nag-comment kasi natawa ako. Pinastop daw po ni Kibuloy ang Facebook. Kasi diba ngayon, guys, napaka-hot topic itong si Pacquiao, lalo pat pina-cite and contempt na siya ni Senator Sonteveros. Tapos, guys, habang nagla-live ako, may nag-comment na pina-stop daw ni Pacquiao itong Facebook, itong Meta. Sabi ko naman, huwag niyo namang sisihin si Pacquiao dito. Baka nagkataon lang. Kasi, guys, diba, imagine na, nasakuhan talaga. Nung pina-cite and contempt siya, biglang nagkaroon tayo ng ano eh, ng anomalya, ng breakdown dito sa Facebook. Pero just to be clear, walang kinalaman dito si ano, si Pacquiao. Ang unfair naman kasi, guys, kung isisisi natin pati yung pagkawala ng ano ng Meta ng Facebook kay Pacquiao. Eh. Natatawa kasi ako sa tarantado yung nag-comment na yun. LJ ba yun yung pangalan? RJ. Hindi po si Pacquiao yung nagpa-stop ng Facebook, ha? So, lilinawin ko lang. So, katuwaan lang to. Hindi po si Pacquiao yung nagpa-stop ng Facebook. So, global shutdown po ito. So, dala lang ata yan ang kapraningan. Hindi talaga ako, guys, maka-move on. Natatawa lang talaga ako. Anyway, maraming salamat sa mga ano, nag-comment kanina at nakipag-interaction sa akin. Pero isa lang yung malinaw na pare-pares tayo ngayon ay may problema dito sa Facebook. So, lahat nag-shutdown. So, isettled lang muna natin lahat ng transaction kasi lahat po tayo dito ay naabala na aberya. So, kung kayo ay nangangamba ulit, kung kayo ay kinakabahan, i-less nyo na po yung worries nyo. Lipat muna tayo sa ibang platform dito kay YouTube or dito kay TikTok as long as hindi pa po na-fix itong Facebook. And wag na wag po kayong mag-change ng password dahil pag mag-change kayo, may possibility na ma-hack po yung mga account ninyo. So, munting paalala ko lang po yan. So, yun lamang po, guys. Salamat ulit sa inyo at sa ano, sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So, for the first time din, ako ay humihingi ng kahit konting likes lang para ma-boost itong ating video. Kasi baka mamaya may mapraning, ano ba yung nangyari? So, ngayon, si Mima, mabilis po yung update natin sa mamamayang Pilipino. Anyway, it's me again, guys, si Mima Licionio, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.